Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Tokis Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong kasagutan ni Representative Arnulfo Teves Jr. ng Negros Oriental. Suspended po siya, no? Kasi po, nung nakarang araw, nagbunga nga po si SOJ Remulla na sinasabi niya na nagkabayaran. Binayaran yung mga suspect witness na irikant yung kanilang sinabing salaysay sa halagang 8 milyong piso. Diba? Tapos sinasabi niya pa na si Teves daw ay nag-apply ng citizenship sa Timor-Leste. O diba? Ang galing-galing. O, sabi naman po nung mga lawyers, nung mga suspect, wala po nangyaring bayaran. Wala po. Wala pong direktor na nagpapagalaw sa amin. Saan naman po kami kukuha ng 8 milyon? O, diba? O, ngayon, eto po ang kasagutan. Sabi ko na nga, ba't sasagot at sasagot din itong very feisty, no, na kalbong Teves. tignan nyo, may mga bodyguard pa talaga. Tignan yung picture na yan, oh. May bodyguard pa talaga siya, di ba? Para talaga siyang the godfather. Remulla, you cannot catch me, you cannot touch me. I am the untouchables. I am the godfather. Di ba, Teves? Ang tatawagin naman ni Remulla, sino ba? Si PMP Chief. Si DILG, si AFP Chief, sino pa? Yung kasama niyang Julalay. Okay, sabi niya, let's bolt in! Puchang panlaban kay Godfather, si Voltes 5. So ano po, yung ano ni Teves, yung kanyang banat din kay Remulla, no? Sinupla niya, sige, magsalita ka, magsasalita ako. Itong mga to, para to po itong mga ano, talakitok. Ayaw mag, ano, gusto magpatalbogan to. Walang pwedeng umapi sa akin. Matapang ako, lalaki ako. Di ba? Lalaki ka nga ba, Teves? Di ba, sabi ni Remulla, face it like a man. Bakit ayaw mo namang umuwi? Ito po, sabi dito sa politiko. Sabi ni Teves, ha, quote, huwag tularan sa pulbos. Arni Teves takes white at boying Remulla. Ano yung pulbos? Nako, nagpupulbos ka pala. SOJ Remulla. Eh, ba't di ka naman namumuti? Baka huwag kang gagamit ng J&J, yung Johnson & Johnson. Nadimanda po yan. O, ganun. O, baka naman nagpupulbos ka sa likod. Huwag daw tularan sa pulbos. Ano ba, ganong kadaming pulbos ba ang nilalagay mo sa mukha mo? Ayan po ang sabi ni Teves, oh. Huwag tularan sa pulbos. Siguro itong si Teves, mahilig din itong magpulbos. Ano? Ano ba yung pulbos na sinasabi niya? Ito. Suspended Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. has taken another pot shot at Justice Secretary Crispin Remulla, whom he called the king of fake news. O, ikaw daw, king of fake news, huwag ka kasing magpupulbos. Anak ng show po, nag-upload pa talaga sa Facebook page. Buti pa yung Facebook page nitong si Teves, hindi suspended. Pucha, hindi pa nire-report ng Congress, ng lower house sa FB Philippines na i-shutdown yung FB page nito. O, saan pupunta si Teves? Twitter! O, di ba ang Twitter? Wala yan. Bahala kayo. O kaya, Instagram. Kala nyo, ha? Isara nyo man yung isa. Meron pang isa. Eto. Teves scoop at Remulla's claim that the suspect in the killing of Negros Oriental Ruel Degamo were offered 8 million each to recant their testimonies. Eto sabi ni Teves. Quote, hindi ko alam kung saan nakita yung 8 million na number. Eh, sabi nga nila, di ba, sa Chinese Proverbs, 8 is a lucky number.
Infinite kasi. Dalawang serong pinagsama. O di ang laki nun, dalawang itlog na naging otso. Parang circle, di ba? Circle is a lucky ano, object or shape. Is a number. The 8. O di ba? Baka marunong si Teves eh. It. Ayaw niya ng 69. It. Si Remulla. Pucha. Tama. Walong suspect witness. Tapos walong milyon. Isa. O di it. Baka pumasok sa isip niya gamitin yung number 8 dahil swerte. O tama ako. Swerte magpulbos. Said Teves who tag as the mastermind in the governor's assassination. The lawmaker who has yet to return to the Philippines since leaving for United States last February insinuated that Remulla was using pulbos, yung powder, a colloquial term for illegal drugs. Ay, putik! Hindi pala yung pulbos na nilalagay sa mukha, parang foundation nun. Saka sa mga bata, yung sa likod, di ba? Puta, illegal drugs pala yun. Shabu-shabu pala, puta. Ay! Oy, Remulla, ina-accuse ka daw na panay daw ang gamit mo ng pulbos pala. Masama talagang epekto ng pulbos sa utak ng tao. Puti ko. Ano ba yan? Sinisinghot ba yan, Teves? O parang ano, inhaler? Ginagano. Huwag ninyong tutularan yan, ha? Huwag kayong magdodroga. Masama talaga. Nako. Sumbong mo kay Richard Gomez, di ba? Yung ano niya, yung kanyang ano dati, yung anti-drug ni Richard Gomez. Yan, dapat isumbong kay Goma. Remulla shrugged off Teves' latest attack, saying it reflects the lawmaker's personality. Kayo, mga kababayan, tanungin ko nga kayo. Sa palagay ninyo, sino ang gumagamit ng pulbos? Si Teves o si Remulla? Kasi ayong kay Bantag dati, ito daw si SOJ ay may ano, nasaksihan siya na humihitit ng Mary Jane dun sa bagyo. Ito naman si Teves, I don't know kung saan niya nakuha dahil siguro kung ano-anong pinagsasabi ni Remulla, baka nakukrong-krong na kasi daw epekto ng pulbos. Pero sabi ni Remulla, huwag niyo naintindihin yan. Personality niya yan eh. O ano ibig sabihin nun? Kulukoy. Diba? Parang hindi congressman. Walang asal. Asal kanto. It reflects his state of mind. Disrespect for authority, the way he thinks of our society. I think it's self-explanatory kung anong klaseng tao siya o ano. Taong grasa. Praning din. Putik. Nagbabatuan na lang to ng mga putik eh. Mamaya, albangan natin kung ano nang ilalabas ng mga baho ng mga to. No? Kung sino ang mas professional at may pinag-aralan. O, yan lang yan. O, okay? So, on the same note, mga kababayan, dito rin po sa Politico News, mayroon po tayo nakita, meron po silang scoop. Yung tinatawag nilang Politico Scooper. No? Kasi po, ito, sabi dito, may asylum ba dyan? Arnie Teves reportedly flies to Banatu Ghost State hopping for refuge. Oh, pumunta daw siya sa Banatu. Ano ba to? Island o country? Nag-i-state hopping siya kung saan pwede siyang kumuha ng refuge or asylum. Ah, daming pera pala. Hoy, congressman, dami mo kwarta ah. Sino kaya nagpa-finance dito kay Teves, no? Suspended Negros Oriental Arnulfo Teves Jr. is reportedly making the rounds of island states to seek refuge after his political asylum bid in Timor-Leste was rejected. O, yan daw po yung napag-alaman ng politiko. And Scooper, keeping tabs on Teves, whereabouts said one of the island nations that Teves was alleged to have visited recently was Banatu. O, hindi ko po alam niya kung saan yung Banatu. Baka magkakatabi lang sila dyan ng Timor-Leste.
Teves has reportedly been going around several island states to explore his options in seeking refuge while waiting for the decision of the Timor-Leste Supreme Court on his appeal to be granted political asylum. Akala ko ba to pinaaalis na to ng ano, Timor-Leste? Ano nangyari? Di ba? Oh, malalaman natin. The Department of Foreign Affairs disclosed last month that Teves applied for political asylum on Timor-Leste, but it was denied by the country's Interior Ministry. Oh, bakit ngayon naantay niya yung decision ng Supreme Court? Ang gulo, no? The lawmaker, oh yan, ayan na naman, the lawmaker was tagged. Citizenship in Banatu can be obtained through a minimum investment of $130,000. Oh, bakit? Eh, mapera yan si congressman eh. Chipipay lang yan sa kanya. Wala yan. Tinga lang yan. Or nearly 7.3 million pesos lang. Makakakuha ka ng citizenship sa Banatu through investment. Eh, paano pag naging citizen siya ng Banatu? Pwede pa ba siyang maging congressman sa atin? O, diba? Conflict of interest na yon. A passport can be obtained within 2 months provided that requirements are met. Among the benefits of Banatu citizenship include visa-free access to 96 countries including the United Kingdom and Singapore and the absence of taxation on wealth, income, and inheritance. Oh, wow! Ang sarap pala pumunta sa Banatu pag super yaman ka. Tax exempt ka. Murder charges have been filed. Oh, ayan, ayan na po. So, ayan po, no? Yan po yung na-scoop ng politiko. Eh, sino naman yan? Baka si... baka yung king of fake news na gumagamit ng pulbos. ayaw lang magpabanggit parang si the name who cannot be mentioned. Anak ng Chopaw ito, no? So, nag-island hopping daw po si Congressman Teves, no? Diyan sa island states kung saan siya pwedeng makakuha ng citizenship or asylum. No, ang daming pera nito. Biruin nyo, sa Banatu, citizenship lang pala. True investment, ha? True investment. 7.3 million pesos lang or $130,000. Dito sa Amerika, correct me if I'm wrong, kung di pa nagbabago, pwede kang makakuha ng permanent residency or green card with $1 million investment money. Yon, bibigyan kanila as a investor. Ganun po. Okay, so kayo po, ano pong masasabi niya sa patutsada ni Remulla at ni Teves? At itong si Teves, nag-a-island hopping sa mga state islands to seek refuge or citizenship. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.